This video na gusto kong gawin ngayon is to help you decide kung ano ba talaga ang magandang gawing strategy para po sa pagbili po ng kondo dito sa Metro Manila. As you know, mas mahal po talaga kung iisipin kung bibili kayo ng Metro Manila property. Okay? Compare sa province. Okay? So, we need to know what's your needs. Kung ba't po kayo bibili ng kondo? Okay? Kayo ba ay mag-aaral? Kayo ba ay may business dito? Ito ba ay bakasyonan? Gusto niyo po ba malapit sa mall? Or gusto niyo pong hindi naman po malapit sa mall pero isang ride lang? Okay? So, ang kondo po, ang basis po ng price niyan at ang value po niyan ay nasa location. Okay? So, ang location po ang nagsasabi kung bakit po, kung ano po ang price ng kondo. Bakit po nagmamahal ang kondo? Sa tingin nyo, magmamahal. Okay? Pero hindi po siya mahal. Okay? Kasi malapit na po siya sa mall. Malapit po sa school. Malapit po sa MRT. Okay? Pero kung kayo, mabibili kayo ng property sa province, let's say, hindi siya masyadong mahal, pero mamamasahe pa rin po kayo at magbabiyahe po kayo for the rest of your life. Sa tingin niyo po, ano po yung mas mura? Okay? So, mas convenient, hindi po sayang yung buhay natin pag kondo. Kasi, lahat ng kailangan mo, nandyan na. Okay? So, yan na po yung kondo. Kaya maraming kondo sa Pilipinas. Yan po ang dahilan. Lalong-lalo na nandito tayo sa Metro Manila. Nandito lahat ang pwede nating gawin. Government office, schools, work, and opportunities. Lagi niyong nakikita lagi na may pre-selling condominium. Meron din kayong nakikita na RFO or ready for occupancy na condominium. Okay? Just to give you an idea and to help you decide kung ano po yung mas magandang decision na gagawin nyo, kasi I understand na yan po ay investment po ninyo. Okay? Pinaghirapan nyo po. It's a hard-earned money na tiniis ninyo habang wala po kayo dito sa Pilipinas, especially mga OFW. Okay? So, pre-selling, okay? So, hindi pa po nagagawa ang kondo niyan. Hindi pa po nagagawa. Pero nasa plan na po siya. Okay? Ibig sabihin, narehistro na po siya sa HLURB na may gagawin po siyang kondo. Okay? So, ibig sabihin, hindi po kayo kakabahan na wala na, hindi ko wala pa akong nakikita eh. Wala pang kondo eh. Okay? Hindi po kayo kakabahan. Okay? Kasi nakarehistro at lagi nyo pong tatanungin yung HLURB number or pati yung LTS or License to Sell number na re-release po ng gobyerno sa lahat po ng kondo. Okay? So, yan po yung tatandaan po ninyo. Okay? So, may mga tanong pa na maganda lang yung picture pero hindi naman po maganda yung turnover. Yan din po yung mga nakikita ko. So, I just want na i-share sa inyo why I choose Empire East to be my partner in offering condominiums here in Metro Manila, kasi I've been here for more than 3 years now. Nasundan ko po yung mga condo na ginagawa po nila na hindi pa po nagagawa na ngayon ay gawa na. For example, Rochester. San Lorenzo Place. Pioneer Woodlands.
isa pang topic na pinag-iisipan ng mga buyers pag bumibili ng condo, beside from the pre-selling, is the RFO. Okay? So, RFO is ready for occupancy. Yan. So, ibig sabihin, nakatayo na ang building. Okay? So, maganda kasi may nakikita na sila. Yan, pwede na silang tumira. Yan, kita na nila. Yan, katabi na ng mall. Ganyan. So, it's nice also if you're in a rush in buying a condo. But, the disadvantage ng RFO is tumaas na po yung appraisal value niya. Okay? Pag natayo po ang condo, kahit nasimulan ng hukayin yan, nagsimula na ng first floor, second floor, tumataas na po ang value niyan. That's a nice thing about investing. Hindi po nagde-depreciate yung binili ninyo. Mas tumataas po yung presyo. Okay? So, what's the nice thing about pre-selling? If you need to balance it, pre-selling, dyan pa po siya maliit yung price. Lowest appraisal value. Okay? Dyan po ang pinakamura na pwede nyo biling condo. You just need to wait and play the game of money. Okay? Yun naman po ang pre-selling. Okay? So, ito naman pong RFO. Okay? Good. Makakatira na kayo. Pero you need to down. Okay? Para makamove in kayo. Unlike sa pre-selling, kailangan nyo pa, hindi nyo na siya kailangang i-down. Okay? Yan. So, another advantage, if we need, and disadvantage, I just want to help you making a decision. For example naman, you want RFO. Okay? So, ang mangyayari nito, ang daming bumili nung pre-selling pa lang dahil sinasamantala na mura, pero eto ka, nandito ka na sa huli, malaki na ang price. Okay? So, ang maganda lang sa RFO is we have light payment terms, but the thing is, medyo tumaas na lang yung presyo. You need to pay for the sa convenience. Okay? Kasi itong mga nag-intay na to, the people that play the game of the money, nagbigay sila ng pasensya, pero at least, yung nakuha nila na condo is 50% or 30% ang nakamura nila kaysa sa'yo. Naisip ko pa, okay, kung isa pang pwede nating bigyan din ng magandang pagkakakumpara para mas makapag-decide kayo, sa pre-selling, marami pa kayong mapipili. Okay? Bukod na makakamura kayo. Sa RFO, convenient, magagamit nyo. Pero yung makukuha nyong unit is konti na lang. Or baka sold out na. Okay? Kasi nga, maraming tao, ang gusto nila, yung perang pinaghirapan nila is worth it. Okay? Hindi malaki ang presyo. So, kaya po, marami pong nagugulat pag nagtatanong sa akin, gusto po ng RFO, RFO, one bedroom RFO. Diba? So, sana, naiisip nila, sana before 3 years now, before dumating to, sana earlier 3 years, nakausap na nila ako para nabili na ng pre-selling para pagdating nila galing sa pag-retire nila galing sa abroad, i-move in na lang sila, hindi pa sila nag-down. Here are my tips for you para po maging ready po tayo at maging smart in buying investment here in Metro Manila. Number one, plan ahead. So, kailangan wag po nating hayaan na nakastak lang po yung pera natin. Okay? Nakastak lang, walang investment na nangyayari. Okay? So, when you start now, that's the best time for buying real estate. So, that's the game of real estate. Okay? So, ang investment naman po or real estate is hindi po siya bumababa ang value. Bagkus, tumataas po ang value. Number two, kung yung condo na bibili nyo, kung anong klaseng ownership. Okay? What type of ownership you are buying. Okay? So, here in Empire East, is all condos that I offer, pre-selling and RFO, they are all perpetual ownership or lifetime
ownership. Hindi po kayo paaalisin after 25 years, after 50 years, yung mga naririnig po ninyo na ganon. So, kaya po, ito rin po ang dahilan. Unang-una kong dahilan, bakit napili ko po ang Empire East na yun ang i-offer kong kondo. Para po, hindi po ako mapahiya. Kahit hindi po ako mapahiya, hindi lamang po sa pag-turnover ng unit nyo, hanggang dun, habang matagal na, kahit matatanda na po tayo. Yan. So, pwede nyo pang ipamana sa mga anak nyo. Okay, third is budget-friendly. Okay? Ang maganda rin po pag magkukuha kayo ng condo, kailangan yung budget-friendly or yung payment terms is magaan. Okay? Na hindi po bigla kayong maglalabas ng pera. Okay? So, kumbaga parang naka-budget-budget lang yung pera ninyo. So, sa pre-selling ng Empire East is no down payment, monthly amortization lang. After ilang years, ilang months, move in na. Okay? Sa RF po naman ng Empire East, meron po kaming 5% down payment to move in. Pero sa ngayon pong 2017, wala na pong RFO. Kasi nga sabi ko po kanina, pre-selling pa lang kinukuha na. Okay? So, ito naman, meron din kaming RFO ready. Yan. So, meron pa akong mga available na unit na ganyan. RFO ready. No down payment. Okay? At least 10% of the price. Ma-reach no? Pwede na po kayong mag-move in. Yung mga pre-selling po na available na I offer with my sales online team is Casara Urban Resort Residences. Ito po yung isa malapit sa SM Pasig at sa Tiendecitas. Nasa C5 Road siya. Meron din po sa Rochester. Yan. Meron din pong RFO ready sa Rochester. Yan. So, 3 bedroom with balcony. Yan. So, meron din po ako sa Mango Tree Residences in San Juan City. Yan, sa mga pre-selling. At meron din po ako na pre-selling sa Covent Garden. Yan, sa Santa Mesa. Yan, malapit sa University Belt. Para naman po sa mga gusto pong mag-aral ng college tapos malapit lang po sa mga universities. Okay, so for ready for occupancy naman na ready na, pwede na pong tirhan, pero pwede pong tirhan by next year, 2018, no down payment. Ayan, so basta ma-reach lang po yung 10% of the price. Kasi yung pre-selling kanina, no down payment. Ito po is no down payment, basta lang po ma-reach nyo yung 10% of the price from your monthly payment, pwede na pong mag-move in. So, yan, meron po tayo sa Rochester, yan, sa Casara. Yan. So, sa mga RFO naman na 5% down payment to move in, 5% lang pwede ka nang mag-move in. Ayan, so far po wala pa po, pero I will just like my page in Facebook para po sa mga update po ng mga available units. Okay? If you want more to discuss kung ano pong pwede naming matulong sa inyo sa pagbili po ng inyong condo or your first investment here in Metro Manila, just contact our text and call support. You can like our page and talk to our sales online associate, available 24/7, 7 days a week. So, thank you for watching. I hope na nakatulong po ako sa inyo sa pagdidesisyon kung ano po yung tamang condo na pwede nyo pong mabili, na worth po yung pera nyo. So, good luck, and I hope you find your happy place.